Hello, everyone, and welcome to St. Paul's Online. I am Father Albert Garong of the Society of St. Paul. And once again, we welcome you to this new offering of the Society of St. Paul in this time of pandemic. We will be featuring online digital resources such as talks and webinars every Saturday at 4 p.m. dito po sa ating Facebook page na St. Paul's Online. So we hope to see you every week. And kicking off this new program, this new series from Society of St. Paul and St. Paul's Publishing, we welcome you to this talk entitled Entrusting Oneself to Mary, This COVID-19 by none other than Father Paulo Asper, SSP. Just some reminders, this is not an interactive show. You may comment your feedbacks, your opinions in the comment section of our Facebook live stream, but Father Paulo will just be delivering his sharing for today. And maybe later on we can explore a more interactive response to this, to your comments. But for now, without further ado, palakpakan po natin lahat si Reverend Father Paulo Asper of the Society of St. Paul. Right. Yeah. Hello, mga kapatid. Hello, ma. Kapatid, mga kasambuhay, mga kapanalig, kapamilya, mga kaibigan, you know, kay Kristo at kay Maria. At welcome po sa ating pagninilay ngayon ukol sa ating mahal na ina. You know, especially sa panahon ngayon ng pandemic, kailangan natin ng kanyang tulong. She is our greatest, so to speak, intercessor in this time of crisis. Okay, so muli, maraming salamat dahil ako ay inyong sasamahan, you know, sa isang oras ng ating pagninilay, panalangin, at pakikinig sa salita ng Diyos. Ang ating pong topic is, of course, very much close to our heart. You know? Most especially tayo naman, we have a special place para sa ating mga nanay, sa ating puso. Kaya naman sisimulan ho natin itong ating pagninilay, entrusting oneself to Mary this COVID-19. Sisimulan natin sa isang panalangin. At itong panalangin ito ay mismong panalangin ng ating mahal na Santo Papa, si Pope Francis. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Mary, you always shine on our path as a sign of salvation and of hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm. You, salvation of the people, know what we need, and we are sure you will provide, so that as in Cana of Galilee, we may return to joy and to feasting after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform to the will of the Father and to do as we are told by Jesus, who has taken upon himself our sufferings and carried our sorrows, to lead us through the cross and to the joy of the resurrection. Mahabaging Ama, maraming salamat sa iyong pagtitipon sa amin ngayong hapon, ngayong araw na ito, upang pagnilayan ang iyong dakilang pag-ibig sa iyong anak na si Jesus at kay Maria. Pag-ibig na siyang saligan namin sa aming pananampalataya, sa aming pag-asa,
sa aming paghilom at panibagong simula sa aming pagharap sa krisis ng COVID-19. Inihiling namin ito sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo at of course ng maternal intercession ng aming mahal na ina na si Maria. Amen. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Okay. Ang ating pong preview box. Okay po, nakikita niyo po ba ang ating first slide, entrusting oneself to Mary this COVID-19? Ano po ba ba yung kapistahan natin ngayon? It's a special celebration, tamang-tama, in honor of our Mother of Perpetual Health. So sa mga merong special devotion sa Mother of Perpetual Health, sigurado ko kayo kahit na merong COVID-19 kahit sa gate lamang ng Baclaran Church o kung ano mga Mother Perpetual Health shrine na malapit sa iyo, sigurado ako nandoon kayo. O kahit nasa tahanan, hawak-hawak niyo ang mga novenas para sa ating mahal na ina. Lahat naman po tayo, we all have our own special memories or fond memories ng ating mga ina, ng ating ina. Whether yung ating biological mothers o spiritual mothers man yan o kaya mother figures sa ating buhay. Sabi nga nila, behind the success of a person or behind the success of a man is a woman. It could be the mother, the wife, a female friend. And it is said that every man na nakikita natin, it reflects a woman in his life. Ako ho, naging pari ako purely because of God's grace. But I would like to believe that it is also because of the maternal intercession of my mother and mother figures, yung ating mga aunties, sa ating mahal na ina. So, kung gusto nating malaman kung ano yung mga katangian ng Diyos, ang katangian ng Diyos, He both possesses fatherly and motherly qualities. At yung makikita natin kay Maria, that manifests concretely the motherhood, the maternal qualities of God Himself. At syempre, makikita natin yan sa Maria, ina ng laging saklolo. Diba? Kung nakikita nyo, ano yung nakikita nyo dyan? Ang ating pananampalataya ho ay isang misteryo. Kaya kailangan ho natin ng mga konkretong objects katulad na lamang ng icons para mas lalo natin maunawaan, mas lalo tayong makakonect sa misteryo ng pananampalataya. So makikita nyo dyan sa ating slide, picture ng Mother of Perpetual Health. So ano ho yung nakikita nyo dyan? Isang ina, si Mother Mary, at yung si Baby Jesus. Si Mary, hawak-hawak si Baby Jesus lovingly, parang possessively, because I am his mother. Also, she too is our loving mother. Kung makikita nyo, mapapansin nyo dun sa paghawak niya kay Jesus, her hand does not clutch the hands of Jesus tightly, but it remains open, open, inviting us to her son, Jesus. Parang sinasabi ni Mary, anak ko yan si Jesus, pero dahil siya ang pinakadakilang regalo sa akin ng Diyos, ibinabahagi ko siya sa inyo. So merong pag-angkin at meron ring pagpaparaya at pagbabahagi kay Jesus. At kung makikita natin yung kamay ni Jesus, it's turned downward. Ibig sabihin, it's a symbol of placing the grace of redemption mismo sa kanyang ina. At kung mapapansin nyo, okay, i-check nyo kung ano yung nakikita nyo doon sa sandals, di ba, ni Jesus, ni Baby Jesus.
You know, Jesus says sandal is falling from his foot. Sabi dun sa kwento eh si Jesus daw eh takot na takot. You know, bakit ano yung kinatatakutan niya? It's indicative of the fear gazing at the angels. Kasi yung mga angels eh hawak-hawak yung source of passion and death. Hawak-hawak ng angels yung I think it's punyal at ito ay krus at pako. Etong si baby Jesus eh takot na takot. Kaya siya eh tumatakbong papalapit, you know, at the breast of his mother. So makikita natin siguro ang ating sarili kay baby Jesus, diba? Baby Jesus eh natatakot. Malamang tayo rin ay natatakot. What's in store for us this COVID-19? I think normal naman po tayong matakot sa ating buhay. Parang nakakatakot ata ang isang taong walang kinatatakutan. At lalo mas nakakatakot ang isang taong walang kinatatakutan Diyos. So tayo, yes, takot tayo sa COVID-19, pero yes, lumalapit tayo sa Diyos. Sa kanyang pagpapala, sa kanyang awa habag malasakit. Katulad ng paglapit ni baby Jesus sa ating mahal na ina. Okay. Mahal natin si Maria, not only because she is the mother of Jesus, because she is also our mother. Why? Because we are all the adopted children of God. Paano nangyari yun? Sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo, matatawag nating Ama ang Diyos. At si Kristo ang ating kapatid. At si Maria ang ating ina. Ina at waran ng simbahan. Ina ng sangkatauhan. Kaya naman kung makikita nyo dyan sa picture, nakikita nyo ba? Noong Marso, ipinagkatiwala tayo ni Pope Francis sa mahal na ina. Nananalangin siya doon sa image ng Maria Salus Populi Romani, Mary as the health and salvation of all peoples. Recently ho, nadagdagan ho yung titles ng ating mahal na ina. Si Pope Francis, sabi niya ang ating mahal na ina is also Mother of Mercy, ina ng habag, ina ng malasakit, Mother of Hope, ina ng pag-asa. At gayon din, the comfort of the migrants. Okay? So, sa totoo lang, hindi lang naman to first time na tayo ay lumalapit sa ating mahal na ina. Numerous times in the history, the church, the Catholic Church has turned to Mary. Hindi lamang ngayong COVID-19. Siguro kung maalala natin yung ating history, tuwing panahon ng salot, plague, I remember the plague in Rome. Yung imahe ng mahal na ina ipinarada dun sa Roma at tumigil yung salot. Kayo din nung World War I, World War II, ating mga Santo Papa nung panahon yun, inihabilin ang buong mundo, ang sangkatauhan kay Maria. Naalala ko nung World War I, si Benedict the 15th, talaga ang sinabi niya, Panginoon, please help us, Lord Jesus, Queen of Peace, for the world war first to end soonest. At hindi dyan nagtatapos, World War II, si Pius the 12th, buong mundo inihabilin sa kalinis-linisang puso ni Maria. At kung makikita natin dyan, sa ating slide. Sino yan? Si Pope John Paul II. Alam niyo yung story niya. He survived an assassination attempt. Bakit? Dahil sa tulong ng ating mahal na ina. So sabi nga ni Pope John Paul II is, one hand pulled the trigger and another hand guided the bullet. It's the hand of the Blessed Mother.
At doon na rin ho, sabi nga nila, yung bullet na ginamit doon sa assassination attempt ay ikinabit sa korona ng ating mahal na ina ng Fatima. At doon rin ho, itinalaga ng ating Pope John Paul II yung bansang Russia at buong, you know, sa Immaculate Heart of Mary. Tayo po sa Pilipinas. Sa Pilipinas, we have a special devotion to Mary. No? Kaya tinatawag natin ang bansang Pilipinas, Pueblo Amante de Maria. Ha? At yung devotion natin kaya Maria katangi-tangi. Bakit? Napakaraming expressions of our love, our devotion to the Blessed Mother. Andiyan yung rosaryo. Rosaryo sa Manawag o kaya sa Baklaran. Andiyan yung pagsali natin sa mga Marian groups. Andiyan yung pagsusuot ng scapular ng Carmen o kaya Miraculous Medal. Andiyan yung pilgrimage. Yung pilgrimage sa different Marian shrines sa loob at labas ng bansa. Tulad na lamang, you know, sa Antipolo, sa Peña Francia, sa Lourdes, sa Fatima, sa Guadalupe. Talagang tayo ay Pueblo Amante de Maria. Bayang sumisinta kay Maria. Kaya naman nung anibersaryo ho ng aparisyon ng Our Lady of Fatima, meron na ho niyang COVID-19, nagkaroon ho ng misa ng pagtatalaga at paghahabilin sa ilalim ng kalinga ng mahal na ina para sa ating bansa at para sa buong mundo. At hindi lang naman tayo yung bansa na inihabilin ang sarili sa mahal na ina, kundi maraming bansa sa buong mundo ipinagkatiwala kay Maria. At sa atin, I think naulit ito, kasi last 2013 as we celebrated the Year of Faith and we also dedicated our country, our nation to the Immaculate Heart of Mary. Okay? So mga kapatid, maganda rin ho na we have to also remind ourselves na yung devotion natin kay Maria, hindi ho natin siya sinasamba. Okay? Like isa lamang ho ang Diyos. It is only God whom we worship. God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Latria. Ang ating ginagawa kay Maria, pinagpipitaganan natin siya. We honor Mary. Why? Because she is the Mother of God. And she has become the most faithful disciple of God, as well as her son, Jesus Christ. So si Maria ay hindi ho siya Diyos. She is not a goddess. She remains a creature that needs to realign or align her will to the will of the Father. Alam mo natin kapag ang Diyos nakikipagtipan sa atin, hindi niya tayo ginagawang robot. It's always a respect for our freedom. Why? Because it takes two to tango, sabi nga. At ito ngang oo ni Maria, you know, sa kalooban ng Diyos. Aba, we are grateful. We are grateful and we honor her for that. Kaya sabi ng isang poet, you know, si William Wordsworth, Mary is our tainted nature's solitary boast. Ang tanging pinagmamalaki ng sangkatauhan na sasadlak sa kasalanan. Mary, the pride of humanity and the greatest disciple of God. Well, tayo po, we can always go directly to Jesus. Actually, yan naman po talaga ang kaligayahan ni Mary for us to go to Jesus. But we can also seek the intercession of the Blessed Mother. Hindi ba tayo sa ating kultura dito sa bansa, sa mga kulturang Pilipino, kapag may ipapakiusap ka sa iyong, halimbawa, sa kapitbahay, ang iyong unang pupuntahan ay iyong nanay. O halimbawa, uutang ka. O, syempre, tatawagin mo yung nanay ng utangan mo. At yung nanay mismo magmamakaawa doon sa kanyang anak para pautangin ka. Parang ganun ho yung role ni Mary. We can always go directly to Jesus, but Mary is there to help us, to intercede for
us. Okay? So ang tunay na kabanalang makamarian ay tuwirang patungo kay Kristo, because that is the very joy of the Blessed Mother, for us to go to God, to go to Jesus. Okay? All right. Okay, let's have a visual or a memory exercise. Oh, yan ho. What's your MQ? Oh, di ba? Meron tayong EQ, IQ, emotional quotient, intelligence quotient. Oh, what's your MQ? Oh, ano yung nasa una, kikita nyong first picture dyan? Okay, si Pope Francis, yung kanyang binisita ang bansang Pilipinas. Okay? Yan ho ay nililok ng isang kapampangan artist. Diba? I think that's Mary Mother of Hope, kung hindi ako nagkakamali. O yan. Ano ho? What's your guess? No? Oh, sino yan? Siyempre, yan ho ay, I think, Manawag yan o sa Pangasinan. Ah, Manawag, Pangasinan o kaya dyan sa Santo Domingo. Our Lady of the Rosary. Oh, yan. Saan po yan? Sa Our Lady of the Peace and Good Voyage. Oh. Oh, next. Ay. Yan. Oh. Our Lady of Peace and Good Voyage. Oh, yan. Sino kaya yan? Abisado nyo ba? Oh. I think ito kaya yung sino kaya to? Yan. Oh. Ito, Our Lady of Guadalupe. Sa Mexico, si Juan Diego. Oh, yan. Sa Taal, Batangas, Our Lady of Kaysasan. Yan. Yan, nakatungtong siya. Parang yan ata yung Our Lady of the Pilar. No? Pilar. Okay? Yan. Divina Pastora. Oh. Diba? Maraming mga images kay Mary. Yan. Our Lady of the Immaculate Conception, saan yan? Siyempre, sa Lourdes, sa France. Okay? O sino? Sino pang, sino pa, ano pa yung devotion natin kay Mary? Siyempre, nandiyan ang Our Lady of Fatima, at yung tatlong bata. Okay? Okay. Sige. Punta na po tayo sa ating topic ngayon. Ngayong COVID-19, Mary is our, you know, most faithful intercessor. Ang ating pinta kasi ngayong COVID-19. Alam mo natin yung ating buhay ngayong COVID-19. It has put the world to a stop. Even the most powerful nations are on their knees. And we are struck by this crisis. Economically, financially, emotionally, spiritually. Andyan yung tanggutom, hunger, unemployment, economic recession. We have that paralyzing fear. May mga nagsusuicide. Hindi malaman kung anong gagawin. What's in store for us? Natatakot sa hinaharap. At syempre marami rin ho ang nawalan ng mahal sa buhay dahil sa COVID-19. And so we run to Mary. Kasi sinasabi natin sa ating pananampalataya, amidst the clouds of gloom, there is a silver lining. Oh, diba? Sabi nga nung ating Miss Universe, diba? Si Catriona Gray. Oh, silver lining. There is hope because we have Mary in our midst. There is a new beginning. May pinagbagong simula in Jesus through Mary. At yan rin yung pananampalataya ni San Pablo. Sabi ni San Pablo, eh, kabi-kabilaman niyo ating paghihirap, pero hindi tayo palulupig. Ha? Nababagabag tayo, pero hindi tayo nawawalan ng pag-asa. Ha? Inuusig tayo, inuusig, ngunit hindi tayo pinababayaan ng Panginoon. Napapabagsak tayo from time to time, ngunit hindi tayo tuluyang, no? Napapatay. Ito ho yung sinasabi natin, pananampalataya. Faith and hope in Jesus through Mary. Kaya kasama natin si Maria, kasama natin si Jesus. At ngayong COVID-19, how would we entrust ourselves to Mary?
how can we be like Mary, you know, this COVID-19? Oh, tatlong bagay ho yan. Para it's easy to memorize. Look up, look within, and look forward. Ha? Look up, Magnificat, Mary's Magnificat, or Thanksgiving. Papuri at pasasalamat. Look within, no? Conservabat, pondering, pagninilay at pakikinig. And finally, look forward. Meron mo tayong fiat, Mary's fiat, and Mary's stabat. Pananampalataya at katapanan. Okay? Look up, look within, and look forward like Mary. No? Well, bakit si Maria? Si Maria, yes, she is someone who is the highest of all the saints. Pero ang kanyang paa lagi ay nakatuntong sa lupa. Why? Because Mary is a human being. And in her life, she faced a lot of crisis. Parang tayo. Ha? Tayo. We are facing a crisis right now. The COVID-19 pandemic is a crisis. But as well, it's a golden opportunity to know God more, to know ourselves, to know our loved ones more deeply. Si Mary, during her life, she faced that crisis. No? Eh, diba? Mamaya ho, i-re-review natin yung kanyang buhay. A crisis of pregnancy before marriage. Crisis of flight to Egypt. Crisis of the death of her son. Si Mary, she knows us truly. She knows our crisis. She knows our joys, our hopes, our fears, our anxieties. That's why we have that confidence to run to her. Okay? Okay, unahin natin yung Magnificat. Look up. No? Pasasalamat sa Diyos. In the Magnificat, Luke chapter 1 verse 46, Mary expresses her praise, magnifying the Lord not only in the joyful moments of her life, but at all times and in all events. Si Mary ho, dinalaw siya ng anghel, Gabriel, at sinabi sa kanya, you have a special role in God's plan of salvation. Okay? Si Mary ho, hindi naman ho siya yung isang celebrity. Mary comes from Nazareth. And Nazareth is an insignificant town in the Bible. Hindi ho city girl. Hindi ho cosmopolitan girl si Maria. Si Maria ho ay isang baryotik. Taga-baryo. Taga-Nazareth. Kaya nga nung nilapitan sa nung anghel, malamang namangha siya. Ako, isang taga-baryo. Isang simpleng babae. Pagkakaluban ng katangi-tanging role in God's plan of salvation. Salamat, Lord. It is not what would I do, but what would you do and accomplish through me. I am simply a servant. I am simply an instrument of God's grace. Yung pagiging simple ni Maria, hindi lang naman yung walang arte. Simple, hindi lang naman yung walang arte. Walang burloloy sa katawan. Ang ibig sabihin ng simplicity is singularity of desire. Single-hearted. Ikaw ba ay single-hearted for the Lord? Marami tayong mga desires, paghahangad sa buhay. Marami rin tayong frustrations. Ba? Marami rin tayong mga insecurities. It's all because napakarami ng ating mga hinahangad sa buhay. Kaya ito, si Mary looking up in praise, in gratitude for the goodness of God, with the singularity of her desire to give her all to God, to fulfill the plan of salvation, etong si Maria ay tunay na kapuri-puri. Thanksgiving. Ano ho yung mga bagay na
dapat nating ipagpasalamat na yung COVID-19. Alam mo natin yan, life is far from perfect. Wala namang buhay na perpekto. Okay? Walang perpektong pamilya, walang perpektong anak, walang perpektong Santo Papa. Alam nga ni Santo Papa, yung kanyang motto, miserado atque eligendo. Ako ay isang lingkod lamang ng Panginoon. Mahina, pero patuloy na kinaawa ng Diyos. Wala akong perpekto. Walang perpektong pamamahala. No? But there is something to be grateful for each day. No? Each day. We have to be grateful for the little things. Why? Because one day we would look back and realize itong mga maliliit na bagay na ito, ito pala yung pinaka-importante sa ating buhay. Halimbawa, pagising natin sa umaga, biyaya ng hininga. Biyaya ng pulso. Nararamdaman pa ba natin yung pulso natin? Papasalamat tayo sa Diyos dahil meron pa rin trabaho. Meron pa rin pagkain sa mesa. Nayayakap pa rin natin yung mahal sa buhay. Wala hong mga nakakabit na makina o medical apparatus sa atin. We have to be grateful to the Lord. To the smallest blessings. Actually, sabi nila hindi daw yung blessings ng Diyos ang maliit. Wala namang maliit o malaki sa blessings ng Diyos. Actually, ang maliit doon ay yung ating pananaw. Hindi bukas. We are not aware of God's blessings. We are not grateful for God's blessings. Grateful people are happy people. And consistently grateful people are happier and more successful in their lives. Sabi nga yan dun sa Harvard Health Magazine. No? Okay. Ano yung mga bagay na pinagpapasalamat mo sa Diyos? Sino sa atin dito ang mga may pinakamalinaw ang mata? Hindi ho kami mga nakasalamin. Hindi ho yung mga accountant o kaya mga treasurero dyan sa opisina. No? Nagko-compute sa kailangan malinaw ang mata. Ang mga taong puno ng pasasalamat, grateful people, contented people have the clearest eyesight of all because everything they see is God's grace. Alam niyo mga kapatid, hindi ho, sa totoo lang, hindi ho kailangan ng Diyos yung ating pasasalamat. God does not need our thanksgiving. Why? Because it would not add up to His greatness. Our thanksgiving would not add up to His greatness, nor would compel God to give us more. Our gratitude to God is for us to remember. Kasi tayo po mga makakalimutin. Halimbawa, lalong-lalo na dun sa mga may utang, di ba? Nakakalimutan. Ganun din tayo makakalimutin tayo sa mga biyaya ng Diyos. Our gratitude to God is for us to remember. Yung unang kasalanan ni Adan at ni Eva, hindi lang naman yun yung pagsuway. It's not simply disobedience. But the sin of Adam and Eve was ingratitude. Nakalimutan na nila na yung Garden of Eden, it was not for them to possess. Doon kasi yun ng yung problema, yung rootedness ng ating kasalanan when we are possessive sa mga bagay na hindi naman talaga sa atin. Yun ho yung nangyari kay Adan at kay Eva. They were ungrateful because nakakalimot nila that the Garden of Eden is meant to be grateful for, not to be possessed. They are simply stewards, like Mary. Kaya nga si Maria, Mary, we call her the new Eve. Why? Because she reversed the disobedience of Eve. Okay? And that is what we are thankful for to Mary. Life is far from perfect, but there is something to be grateful for, like Mary. Okay? Grateful people are happy people. And consistently grateful people are happier and more successful in their lives. Ikalawa, ayan. Conservabat. Okay? Yan.
Nakikita ba ang ating ba? Ang ating slides. Yan. Ikalawa is yung conservabat. Ang ating scripture passage dyan ay chapter from the Gospel of Luke, chapter 2, verses 19 to 51. Okay? Mary's listening, pakikinig, pondering, and cherishing in her heart the mystery that surrounds her son. Ang ating mahal na ina, hindi ho niya lubusang nauunawaan yung nangyayari sa kanyang anak. Siguro ho kayong mga magulang, ganun rin. Hindi natin lubusang mauunawaan mismo ang ating sarili. Diba? May mga pagkakataon na hindi natin nauunawaan ang ating sarili. Iba yung sinasabi ng utak, iba yung sinasabi ng puso. No? Okay? Why? Because we are all a mystery. Mystery is a reality imbued with the hidden presence of God. Ibig sabihin, there is more to understand. You know? Parang si Mary, there is more to understand about, you know, the mystery surrounding her son. At yun, si Maria, hindi ho siya, you know, nawalan ng pasensya, ng pag-unawa, ng pagmamahal, ng pag-ibig mismo sa kanyang anak. Kasi ang anak niya ay hindi lamang kanyang anak. Anak yan ng Diyos. So it's a double mystery that surrounds Jesus Christ. She is 100% human in as much as she is 100% divine. Ito ho yung parte ng pinagninilayan ni Maria. Ano kaya itong mangyayari sa aking anak? Sino kaya? Sino kaya itong aking anak? Oh, kayo hong mga magulang dyan na nanonood, no? Kilala nyo pa ba ang inyong mga anak? Yung mga anak, kilala nyo pa ba ang inyong mga magulang? Naalala ko nga yung kwento. Yung isang nanay, sabi niya, binigay ko ng lahat dun sa aking anak. No? Lahat para just to connect to me. Oh, meron ng cellphone, meron ng iPad, ano pa, lahat-lahat ng gadgets. Tapos nung tinext ko siya, where are you, anak? Alam mo ba ang sagot sa akin? Who you? Kilala mo pa ba ang iyong anak? Definitely, hindi nyo lubusang mauunawaan ang nangyayari sa inyong mga mahal sa buhay. Inasmuch as we cannot fully fathom what is happening in ourselves. But like Mary, we have to be patient, we have to be trusting sa ating mga mahal sa buhay. In the end, mas mauunawaan natin ng lubusan ang mga bagay-bagay. Be patient. Continue to listen. Continue to ponder. Okay? Yan po. She went, she kept all these things in her heart. She listened to her son, Jesus Christ. Ang mga matatanda, lagi nilang sinasabi sa mga bata, kayong mga bata, dapat makinig kayo kasi kami ang nakakatanda. Aba, dapat it's mutual listening. Diba? We listen also dun sa mga hinanaing ng mga bata. Diba? Okay? Meron mga, ang mga bata, they have, especially mga kids, they have a wisdom of their own na tayong mga matatanda, dapat kailangan nating matutunan. Okay? Pondering, reflecting, listening, okay? Pagninilay. Okay? Okay. So, itong listening, alam mo natin yan, itong pakikinig ngayong COVID-19, it's a challenge. It's a challenge. Why? Because there are many competing voices, you know, outside us and within us. Ang daming fake news. Hindi natin alam kung sino yung pakikinggan natin. Ba? Sino yung paniniwalaan natin. Okay? Mahirap rin talaga yung makinig. Many times, it is hard for us to listen. Why? Because we want to do all the talking. Or we are listening with the intention to reply, but not to understand the person. Ang tunay na baka Maria ay tunay, ay pakikinig. Pakikinig sa Diyos, pakikinig mismo sa
sinasabi ng ating budhi, the depths of our heart, our conscience, pakikinig sa ating mamahal sa buhay. No? Naalala ko nga yung kwento dun sa mag-asawa. You know, nagdiwang ng kanilang 25 years, you know, na mag-asawa. Tapos tinanong ho sila nung nung MC after nung misa, anong sekreto nyo kung bakit kayo nakatagal na mag-asawa? Sabi ho ng wife, kaming mag-asawa, we learn how to listen patiently, attentively, lovingly to each other. Kahit ayaw na namin pakinggan ang isa't isa. Eh, sabi ho ng wife, alam nyo ho, itong aking asawa, my husband, I love him so much. Why? Because if there's someone whom you would share your secrets with, siya yun. Kasi hindi niya yung ipagsasabi. Kasi hindi naman siya marunong makinig. Yan. Pero syempre, sabi rin yung husband, alam nyo yung aking asawa na yan, kahit na parang Armalite yung bibig niyan, pinapakinggan ko pa rin yan. Yung bibig niyan, para maihalin tulad mo yan sa isang transaction. Alam nyo yung transaction, di ba? Napakaraming mga terms and conditions. Hindi mo nababasahin yung terms and conditions. Sa huli, sasabihin mo na lang, I agree. I agree. Para matapos ang lahat. No? Listening. Pondering. Listening to God. Kapag tayo nagdadasal when we pray, especially this COVID-19, do we give God instructions? Oh, Lord, sana matapos na ang COVID-19. Why not we say, Lord, ikaw nang bahala. We surrender to you. When we pray, we don't give God instructions. We report for duty. It's like a loving relationship. Hindi lamang yung ikaw yung nagsasalita. Kailangan there's a mutual listening, mutual dialogue, conversation with the beloved. Okay? Listen to loved ones. Sana ngayong COVID-19, you were able to listen to your loved ones. Huh? Oh. Listen to the depths of your heart. Alala ko nga si Steve Jobs. Sabi niya, don't let the voices of other people's opinions drown your inner voice. Why? Because that inner voice is the voice of God that tells you, you are my beloved. Continue to trust in me. Continue to hold on to me. This COVID-19. And we would, you know, babangon tayo one day. Magsisimulang muli tayo. Okay? Pakikinig. Ang ating Diyos ay nakikinig rin sa atin. Why? Why? Alam nyo ho, sa totoo lang, ang Diyos, He could make us into robots. Kasi kung robots tayo, well, we are programmed to do good. Why? Hindi na tayo masasaktan at hindi na rin tayo makakasakit ng ibang tao. Why? Because we're programmed to do good. God could have made us into robots, but He would not do that. Why? Because He wants us to be free. Love is only possible when there is freedom. Freedom whether to say yes or to say no. Okay? Oh, as we listen to God, God also listens and respects us. Respects our freedom. Yun yung ginawa ng Diyos kay Maria. Okay? Yung sinabi ng Diyos, ng anghel, kay Maria yung plano ng Diyos. There was waiting time for God. Okay? There was waiting time for God. Time for God to listen. Listen to Mary. Ito bang si Maria, she would say yes or no? And lo and behold, Mary said, yes, I am the handmaid of the Lord. Okay? We have a listening God. Okay? Kaya ho, hindi ho dapat natin yung sinisisi yung Diyos, yung sa mga nangyayari na COVID-19 sa ating sa panahon ngayon. Kasi iba
Lord, bakit ganun? Father, bakit ganun? Pinagdadasal naman ako sa Diyos. Why is it na parang hindi naman siya nakikinig? Bakit yung aking kaibigan, yung aking mahal sa buhay ay namatay sa COVID-19? Why do bad things happen to good people? Ang Diyos ba ay nakikinig talaga? I think that's a practical question. At sa totoo lang, ang sagot dyan ay hindi ugaling sa Diyos itong COVID-19. Anong klaseng Diyos siya kung galing sa Kanya ito? COVID-19, it's a reflection of who we are. Who we are. Our systems, our values, our freedom, our abuse and misuse of our freedom. Kaya itong COVID-19, it's an opportunity for us to listen, to ponder. Itong COVID-19, you know, through the example of Mary, mapapagtanto natin, COVID-19 is a tough teacher. Tough teacher. Why? Because we are stripped of our greatest delusion, our control of things, the sense of omnipotence. Alam natin kung hawak natin yung buhay natin. Minsan, ganun tayo eh. The sense of, you know, yung self-sufficiency. Pero si Maria, Lord, let it be done unto me. When we come face to face with our mortality, you know, this COVID-19, you know, sa ating pakikinig, mas napapagtanto natin yung ano nga ba yung tunay at higit na mahalaga sa ating buhay. Di ba? We are all connected. Life is short. Death is sure. Jobs are temporary. Health is wealth. Tomorrow is not promised. And only God who can save us. At kung tayo ay makikinig at magninilay katulad ni Maria, mas mapapagtanto natin ano nga ba talagang tunay at higit na mahalaga sa ating buhay. Ikatlo, okay? Fiat, chapter 1, verse 38. Okay? We look forward. Kanina, sabi natin yung look up, magnificat, pasasalamat. Okay? Pasasalamat at papuri. Ikalawa, look within, conservabat. We listen to the depths of our heart. We ponder, we cherish the graciousness, the mercy of God. And as we look up and look within, we look forward. We press forward. That's why we say yes. You know? Mary's yes, fiat. Mary's yes is response to the angel Gabriel's invitation to become the mother of God. Let it be done unto me according to your word. Okay? So, what are you saying yes this COVID-19? Perhaps you are saying yes to forgiveness. Perhaps you are saying yes to positivity. Okay? Tama na yung mga irrational fears, rising fears, mga fears natin sa buhay na actually they are unhealthy. Meron naman talagang healthy fears, but there are also unhealthy fears. And most of our fears are unhealthy, paralyzing, baseless, exaggerated. What are we saying yes this COVID-19? Saying yes to deeper faith. Perhaps you're saying yes to diet. Kayo ba ano ba? Sabi nga nung natawa ako dun sa isang nanay dun sa Facebook. Sabi niya yung anak daw niya, nilagyan niya na ng face mask yung kanyang anak. Kasi yung anak niya, hindi lang, para daw hindi daw yun sa COVID-19. Para daw yun na tumigil sa kakanguya yung kanyang anak. So what are you saying yes? Many things to say yes to God this COVID-19. Okay? Yes to many things. Yes to charity. Okay? The little things that we do, concrete things that we do, you know, for our brethren,
for the least ones this COVID-19. Okay? Yes to charity. Ang pagiging mapagbigay, it doesn't only make you charitable, it makes you free, a free person. Kapag ikaw ay nagbibigay, sabi nga nila, mas yumayaman ka. Diba? Kasi alam mo na yung biyaya ng Diyos, it's not really yours to possess, but it's something that should flow through us. So we say yes to charity, like Mary. Okay? And when we give not what is left, but what is right. We give not what is excess, but what is essential. That's saying yes, like Mary, you know, to God. Naalala ko nga yung kasagsagan ng pumutok yung Taal Volcano. Aba, ang daming nag-donate. Pero naman yung iba ay nakakatawa. Kasi yung dinonate nila yung iba nag-donate ng gown, evening gown. Yung iba Amerikana. Aanuhin ng mga biktima nung naputukan ng Taal, yung mga gown, saka yung mga stiletto, kaya Amerikana na binigay ninyo. Hindi naman sila mag-JJS from. When we say yes to charity, we give what is best. Parang si Maria, when she said yes to God, it's her whole being. It's her best. Mind, heart, will. Ibibigay mo ang best to God. Amen? Okay. So mga kapatid, alam mo ko yan. It is easy to say yes when things are okay. When things are easy. But it's very difficult kapag pasan-pasan natin ang krus. Sabi nga nila, the greatest test of faith is when we do not get what we want and yet we are still able to say, I believe in your wisdom. I still trust in the goodness, in your mercy, Lord. Okay? Ang tunay na pagsabi ng yes, Lord, ang tunay na surrender, it's not the babaguhin natin ang kalooban ng Diyos. Prayer is not meant to change God. Prayer is meant to change us. Okay? Ang pagbabago nagsisimula sa atin. Sa pamamagitan ng yes ng Diyos sa atin. The yes of the Holy Spirit. Pagbabago ng pananaw. Pagbabago ng pag-uugali. Yan ang tunay na panalangin. Hindi natin hangarin na baguhin ng Diyos. Alam natin ang kalooban ng Diyos ay laging mabuti. Ang pagbabago nagsisimula sa atin. What are we saying yes to God this COVID-19? Okay. Next is Stabat. Okay. Part 2 yan ng looking forward. As we say yes to God, yes, we continue to stand. Stabat. Stabat Mater Dolorosa. Stabat Mater Dolorosa, our gospel passage, is taken from the Gospel of John, chapter 19, verse 25. So it describes, yan ho yung tagpo sa krus. Okay? Yung mga kalalakihan ng mga disipulo ni Jesus, nagsitakbuhan. Pwera na lamang kay Juan, ba? John the Beloved. Okay? At mga kababaihan ang nanatili sa paanan ng krus ni Jesus, kasama doon si Maria. Kung makikita natin si Maria, hindi ho siya yung nakahandusay doon sa sahig. Diba? Siguro, kung normal or human na instances, kung nakita mo yung anak mo, nakapako sa krus, sinasaktan, mapapakuan ka dun sa sahig. Magwawala ka. Perhaps, siguro, maaari mong muratin yung mga nangaapi sa iyong anak. Pero si Maria, nananatiling nakatayo. That woman of strength. Faith.
who continues to stand at the feet of the cross. Sa ganung sakit na nararamdaman ni Maria. Alam mo natin 'yan kapag yung mga anak, hindi ba, kapag nagkasakit, yung nararamdaman ng magulang times two. So ganyan ho yung nararamdaman ni Maria sa ilalim, you know, as she stood at the foot of the cross. Pero siya ay nanatiling nakatindig, nakatayo. Mary standing was her greatest fiat. Si Maria, she said yes to God, to Jesus, from womb to tomb, from crib to cross. Okay? Tayo. Tumayo ka. Tumindig ka. Okay. Okay? So, yan ho yung mga seven sorrows of Mary. Okay? But she still stood faithfully to Jesus. Okay? Sabi nung isang theologian, si Horacio de la Costa, tayong mga Pilipino, you know, we continue to stand. Nananatiling nakatindig, nakatayo. Why? Because we have two secrets. Secrets. The gift of faith and the gift of music. Kaya nga tayong mga Pilipino, mapapansin mo, yung mga iba, ako, hindi ako marunong kumanta. Pero kung minsan, pag nakakaramdam ng konting stress, ikinakanta ko na lamang. We continue to stand up. In spite of the crisis, we stand together to fight this crisis. Kaya tama yung sinabi ni Father de la Costa, sa maraming pagsubok na dinaanan natin ng ating bansa, trahedya, kalamidad, gera, korupsyon, etc. Aba, ang bansang Pilipinas ay nananatiling nakatindig. Okay? So, tayo ho tumitindig tayo sa ating pananampalataya. Okay? Naninindigan tayo sa ating pananampalataya. At nananampalataya tayo na yung Diyos hindi naman sa dyan para pawiin yung krus. That is not God's promise to us. Ang promise ng Diyos sa atin ay sasamahan tayo ng Diyos sa ating pagharap sa mga krus ng ating buhay. Okay? Maganda ho, tanungin natin ang ating sarili. In spite of the many trials, temptations, tribulations, paghihirap sa iyong buhay, what keeps you standing? What keeps you faithful in your marriage, in your life as a consecrated person? Okay? Maganda ho yan yung pagnilayan natin. Let me end, you know, with a story. No? Kasi yung ating buhay hindi lang naman natin yan na tatanungin na masaya ba tayo. Ang tunay na katanungan ng buhay is am I living my life meaningfully? It's not only, it's not simply am I happy. Why? Because whatever we do, there always meron yung tension sa ating puso. There are always frustration, levels of bitterness, may mga unresolved issues, ba? May mga unfulfilled desires, expectations. So whatever we do, ang ating kasiyahan it's something hindi panghabang buhay. So that is not the ultimate question. The ultimate question is, are we living a meaningful life? And we can only have a meaningful life when we continue to stand up to our faith. Like what Mary did at the foot of the cross. Okay? At si Maria, of course, alam na alam niya yung tunay na kasiyahan, a meaningful life, part 2 ng pagiging masaya, maligaya, sorrow. Ang tunay na Kristiyano, alam na yung sorrow and happiness, they are twins. They lie cheek to cheek with each other. So,
yung ating sorrow, itong pandemic. Yes. Yes. May takot, may pangamba tayo, but we continue to stand up. Stand up with our faith in God through the help and intercession of the Blessed Mother. Si Maria ang ating source ng ating hope. Kaya sabi nga, H-O-P-E. H-O-P-E means hold on, pain ends. Hold on, pain ends. Hold on, problem ends. Hold on, this pandemic would end soon with the help of God through the intercession of the Blessed Mother. Okay, so let's have a review. No? Para ho, meron ho tayong maging take-home message. How do we entrust ourselves to Mary this COVID-19? Or three key terms: look up, look within, and look forward. Magnificat, okay? Pasasalamat at papuri sa Diyos. No? Mata sa langit, paa sa lupa. Okay? Look within, conservabat or pondering, patuloy na pagninilay. Silence, contemplation. Okay? And we look forward. Okay? Patuloy tayong tumindi like Mary at the foot of the cross. With our fiat, with our stabat. Pananampalataya at katapatan. Okay? So let's end. Okay? May prayer? Yes. O magdasal po tayo sa ating panghuling portion. You know, we pray the prayer of Pope Francis, you know, this time of pandemic. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. O Mary, you always shine on our... You always shine on our... path as a sign of salvation and of hope. We entrust ourselves to you, health of the sick, who at the cross took part in Jesus' pain, keeping your faith firm. You, salvation of the people, know what we need, and we are sure you will provide, so that as in Cana of Galilee, we may return to joy and to feasting after this time of trial. Help us, Mother of Divine Love, to conform to the will of the Father, and to do as we are told by Jesus, who has taken upon himself our sufferings and carried our sorrows, to lead us through the cross to the joy of the resurrection. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. All right. So, muli. Maraming salamat po, mga kasambuhay. Maraming salamat sa inyong lahat, mga kapatid, kapamilya, kapuso, kapanalig, mga kaibigan, dahil sinamahan niyo po tayo, ako po, ang Society of St. Paul, sa isang pagninilay ukol sa paghahabilin o pagtatagubilin ng ating sarili sa ating mahal na ina. So, this is brought to you by St. Paul's Online, by the priests and brothers of the Society of St. Paul. And para ho sa inyong mga pangangailangan for your religious needs, please don't hesitate to browse our Facebook page, St. Paul's Online, or visit stpauls.ph. Okay, so uulitin ko po. No? Please visit our Facebook page, St. Paul's Online, or visit stpauls.ph. Okay? So, mga kapatid, asahan niyo po ang aming panalangin, you know, para ho sa bawat isa sa inyo sa ating pagharap, you know, sa ating sa crisis na ito, COVID-19. Of course, hindi po tayo dapat mawalan ng pag-asa. We continue to hold on to our faith through the intercession of our Blessed Mother, who would guide us to hope, to healing, and to the grace of a new beginning. So, ako po, muli, si
Father Angelo Paolo Asprer ng Society of St. Paul, doing all for the gospel.